Hello po mga boss madam. Ayan, isang magandang umaga mga boss madam. Ayan, mayroon lang po akong tips sa inyo mga boss madam. Ayan, sa mga nag-aalaga ng mga manok, yung mga baguhan ngayon, ayan, kailangan nyo po itong malaman. Pero syempre po, ito po ay nakadepende sa inyong mga kamay at sa inyong pag-aalaga sa inyong mga manok. Ayan mga boss madam. Ito mga boss madam, ito po ay kailangan natin malaman pag tayo po ay mayroong alagang mga sisiw. Ayan, sisiw pa lang mga boss madam. Ayan, ang unang-una sa lahat, paano mo nyo nga ba malalaman kung may sakit po ang inyong mga alagang mga manok? Ayan, syempre sayang po pag nagkasakit, hindi po ba? Ayan, ang unang-unang gagawin nyo mga boss madam, ayan, makikita nyo po yan pag kayo po ay nagpapakain. Meron po dyan na mga manok na hindi po kumakain. Ayan, yan ang unang-una. Pangalawa, matamlayin po yan mga boss madam. Ayan, at ang pangatlo mga boss madam, ayan, yan po ay laglag yung kanilang mga pakpak. Ayan, yan po ay may sakit na talaga. At ang pang-apat mga boss madam, makikita nyo po yan sa kanilang mga tae. Ayan, pag yan po ay kulay green, o minsan kulay puti ang kanilang tae, yan po ay may sakit. Kailangan nyo pong ibukod para ang kanilang mga kasama ay hindi na po kaya mahahawa pa mga boss madam. Kasi ang sakit ng ating mga alagang manok pag yan po ay may sakit ang isa at hindi na bukod agad, yan po ay tatamaan mga boss madam ang inyong mga alaga pag mahina po ang resistensya. Ayan. Unang-una, gumamit po kayo ng multivitamins with vitamin C. Ayan, 5 days po yan. At ang pangalawa, gumamit po kayo ng antibacterial mga boss madam. Kahit anong klaseng antibacterial nyo pwede nyo pong gamitin.